What's up mga idol, in this video, babaklasin natin yung gags ko gamit yung long nose plier at DIY chain whip. So kung bago ka lang sa YouTube channel ko at mahilig ka sa mga bike related videos, welcome to Mel's Work TV! What's up mga idol, ito nga pala yung bike ko at bubuksan nating hub is yung wear hub kasi gusto kong i-check yung free hub body kung may grass pa. So samahan nyo ako, let's go! So bago nga pala kayo mag-ayos ng bike nyo ay make sure na malinis din yung pag-aayusan nyo kasi once na maalikabok ay malaki yung chance na makontaminate ng alikabok o anumang dumi yung mga piyesa nyo na nilalagyan ng mga garasa katulad ng mga bearing. So make sure na clean and neat yung surface ng inyong working area. So ito yung kinuha ko sa bag ng bike ko. Yung gamit nito ay para hindi magdikit yung brake pad nyo, lalo na kung hydraulic brake yung gamit nyo. Kasi once na na-press nyo yung brake lever tapos walang nakaipit na katulad nito, ay magdidikit yung brake pad nyo. At kung nangyari yun, kailangan nyo sukutin ng flat screw at malaki yung chance na magkaroon ng damage yung brake pad nyo at maging sanhi pa ng paghina ng preno nyo. Ito pala yung mga gagamitin ko sa pagbaklas ng cogs ko. Yung chain whip na nakikita nyo ay DIY ko lang. At kung nagtataka kayo kung bakit may long nose plier o needle nose plier, ay panoorin nyo lang ang video na to para malaman nyo at kung paano siya gagamitin. Okay, so ito yung ginawa kong chain whip. Gawa lang siya sa bakal na napulot ko lang sa gilid. Tapos yung lumang kadena ko. So itong kadena na to, ito yung kakapit dun sa cogs nyo kapag ilalagay nyo siya. Yan, gaganyan siya, nandito yung cogs. So yung butas nito is tatlo lang. Yung gap nitong butas na to hanggang dito is nasa 2 inch. Yan, nasa 2 inch siya. Then dito naman is nasa 15. So nasa 15 mm. So yung butas nito is yung size ng butas ng isang link. So example is nito, ito yan, tapos yan, yan yung lapad niya. Pag pinunta mo siya dyan, yan yung lapad niya, yan yung lapad ng butas, yung gap ng butas. Yan yung DIY chain whip. So ang kailangan mo lang gawin sa long nose plier ay isuksok mo lang yung matulis na part niya sa may butas ng cogs na may parang ngipin kasi doon siya kakapit para maikot nyo at gagamitin nyo lang ng adjustable tool para mapihit at makalas na yung cogs nyo. So ganito yung ginagawa ko kasi wala pa akong specific tool para doon sa pagbaklas ng cogs, pero kung may budget naman kayo, pwede naman na kayong bumili para mas madali na lang yung pang-alis at pagkabit ninyo. So itong hub ko na to is 36 holes tapos 4 pouch. Yung brand name nito is Ragusa XM500. So yeah. So bubuksan na natin yan. Thank you.
natin gagawin is lagyan muna natin ng langis sa may paws niya. Ewan ko sa inyo kung anong ginagawa niyo, pero ganito yung ginagawa ko. Wala naman akong nakitang damage o kahit anuman sa loob ng prehab body ng hub ko. Dinagdagan ko lang ng grasa at konting langis para smooth yung ikot. So yun, nilagyan ko lang ng mga grasa is yung mga paws niya. So yan din yung mga nilalagyan ko. Yung bearing, hindi ko na rin nilagyan kasi sealed pa yun, hindi ko pa yung nabubuksan. Ganon din sa harap. Ito lang yung nabuksan ko, yung free hub body. Kaya ito lang din yung nilalagyan ko ng grasa. Tsaka na yung mga bearing kapag ka may alog na. Pero mas okay pa rin kapag ka-check na din yung mga bearing niya. Kasi yun yung laging umiikot kapag ka umaandar yung bike. Pero sa part na to, hindi ko na na-check eh. Kaya hanggang dyan na lang muna tayo sa my free hub body. So on this part mga idol, nilalagyan ko ng grasa yung free hub body niya para lang smooth pag binalik ko yung mga cogs. Wala lang, share ko lang. At para na rin less yung chance na magkaroon ng kalawang yung ilalim ng cogs o yung loob ng cogs. What's up mga idol, kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to like and subscribe na rin kayo para ma-notify pa kayo sa mga next videos ko. Thanks for watching, bye bye!